katauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mula. At pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mula. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina." Pumili si Joab ng tatlong sibat at isa-isa itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya, may nakita siyang isang malaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansinang hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna, tumayo sa isang tabi." At ngayon nga ang ginawa ni Ahimas. Dumiting naman si Kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ang lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito,
naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa ang aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Ako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpun-punan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay."
Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagpagamot. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit, patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Dalawang kwento ng pagpapagaling ang ating narinig mula sa ating mahabang ebanghelyo. Alam ko po, napagod kayong tumayo. Kaya hahabaan ko ang homily para mahaba din ang inyong pagkaupo. Ha? Huwag niyo po kung tutulugan, ha? Tatawagin ko yung pangalan niyo. Sige, na-joke lang po, no? Dalawang kwento ng pagpapagaling ang ating narinig. Una ay ang babaeng 12 taon nang dinurugo. 12 years. Walang doktor na nakapagpagaling sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian. Kakapagamot, sa halip na gumaling, mas lumubha pa. Noong panahon ni Jesus, ang pagdurugo ng isang tao ay tinuturing na marumi. Kaya nga, ang mahawakan ng taong dinudugo ay magiging marumi din. Kailangan mo pang sumailalim sa isang ritual ng paglilinis bago ka muling maging malinis. Pero sa pagkakataong yun, nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan itong babae at sinikap niya na mahawakan lang kahit ang laylayan ng damit ni Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya, sinabi niya sa kanyang sarili, kahit laylayan lang ng damit ni Jesus, ang aking mahawakan ay gagaling na ako. Laylayan lang. Tunay nga, dahil sa kanyang pananampalataya, huminto ang kanyang pagdurugo. Pangalawang pagpapagaling ni Jesus ay mula sa anak ng isang tagapamahala ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nung una, agaw buhay pa yung anak na babae. By the way, 12 taon din yung edad naman nung babae. Kaya kung pagtatabihin natin yung kwento, buong buhay noong babae na anak ni Jairo, yun naman yung buong buhay na pinagdurusa nung 12 taong babae na dinurugo. Nung una, agaw buhay pa lang. Pero nung makarating si Jesus sa bahay ni na Jairo, patay na. Patay na yung dalaga. Ngunit hindi nawalan ng pananampalataya si Jairo. Kung kaya't nagpatuloy sila ni Jesus sa pagpasok sa kanilang bahay. Hinawakan ni Jesus ang babae at ito'y ibinangon. At doon, nabuhay ang dalagita. Dalawang pagpapagaling ang ginawa ni Jesus. Buhay ang kanyang isinalba. Dalawang buhay ang kanyang ibinalik. Una, sa babaeng 12 taong dinurugo. Ibig sabihin, 12 taong nilalayuan ng mga tao. 12 taong nagdurusa. 12 taong may sakit. 12 taong malayo sa pamilya. Kasi hindi pwedeng dumikit, kundi magiging madumi rin ang kanyang pamilya. 12 taong walang trabaho. Salat sa kabuhayan. Samahan mo pa ng naubos na ari-arian.
12 taong mag-isa. Kumbaga, buhay nga, pero wala namang buhay. Samantala, ang anak ni Jairo na 12 taong gulang, literal na patay at walang buhay. Pero pinanumbalik ni Jesus para mabuhay. Sadya namang ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo na sa ating buhay, kailangan natin si Jesus para magbigay ng buhay o sigla at mabigyan tayo ng buhay. Pinapanumbalik ni Jesus ang sigla ng namatay nating buhay. Binibigyan tayo ni Jesus ng isa pang buhay o pagkakataon para ang lahat ng ating mga kamalian ay maitama. Ito po ang klase ng buhay na hatid ni Jesus. Hindi lang literal na buhay o life, kundi buhay o sigla. Usong-uso na naman ang mga pampaswerte. At marami sa atin dito, baka mamaya, didiretso sa Binondo, no? Titingin-tingin ng gintong palaka o kaya ng matabang lalaki na ilalagay sa ating sala, itinatabi pa sa Santo Niño, o kaya bibili ng gintong pinya. Meron naman mga bilog-bilog. Taon-taon, ginagawa natin ito. Hindi mo naman masisi dahil sa hirap ng buhay natin nitong mga nakalipas na taon, kahit man lang sa mga binibiling ganito, sa mga binibiling pampaswerte, sa mga naririnig na feng shui o horoscope, ay makakuha tayo ng konsolasyon. Pero tingnan mo, yung mga binibili o mga bumibili ng ganon, hindi ba kabuhayan din ang kanilang iniisip? Kabuhayan para swertehin, buhay pag-ibig, di ba? Ganon din yung iniisip, kalusugan, no? Kaya naman doon tayo umaasa, doon kumakapit. Yung iba, para swertehin sa trabaho, kung ano-ano ang mga inilalagay. Ganon din sa mga negosyo. Ultimo aksidente o kaligtasan sa horoscope tinitignan. Diba? Kasi kabuhayan, buhay, ang ating isinasaalang-alang. Kaya naman, ang gandang naitapat ng ating ebanghelyo ngayon, itinapat ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus, pagpapanumbalik ng buhay, na ibig sabihin, si Jesus ang dapat nating nilalapitan. Huwag ka nang gumastos. Naku, magagalit sa akin yung mga nagtitinda ng ganito. Pero hindi mo naman talaga kailangan yan. Ang kailangan natin, si Jesus. Dahil pagdating sa aspeto at usapin ng buhay, tanging si Jesus lang ang dapat lalapitan. Dahil si Jesus, siya lang ang makapagpapanumbalik, makapagpapanatili, at makapagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama na tutugunin niya ang ating mga minimithi, ating sambitin, at tayo'y lumapit
kay Jesus at sabihin, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at nurse ay at yaong mga nag-aalaga ng may mga sakit, naway maipakita nila ang habag at kahindutan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dinggin makatagpon ng lunas sa di mga pangkaraniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Lagi ko itong sinasabi dahil tanging sa Diyos lang natin ilalapit ang ating mga pangangailangan. Kaya't sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala. Upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kapwa kong kasimbiko.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling sa iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hiyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, itaas po natin ang ating mga imahe o mga larawan ng Poong Jesus Nazareno na ipababasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka na amin. Magsiupo na muna po ang lahat.